How can we love God? And how can we love an invisible God? Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral. At nawa, pagpalain tayo ng Panginoon at magpakilala pa siya ngayon ng higit sa dati. Salamat, Panginoon. Maaari po kaming magbulay-bulay, mag-aaral na iyong salita. At dahil inuutos niyo at ituturo na kayo mahalin, ituro niyo nga sa amin kung paano ginagawa ito gayong hindi namin kayo nakikita. Reveal yourself to us in many and deeper ways. And Father, may you enable us to really love you. As we study this topic, be our teacher, please. Be our speaker. Lift us up out of ignorance, out of being under-informed, out of little knowledge, so we can know you more. We can love you more. Father, release us from the bondage of darkness. Hayaan nyo kami makakita ng dapat makita, makarinig ng dapat marinig, matuto ng dapat matutunan. We surrender our all to you. We bring every thought captive to the name of Jesus. And we ask you, Father, let your will be done. Kayo po ang masunod, kayong makapangyari. Kung anong nais nyo, siya pong maganap. Sinusuko namin ang aming mga kagustuhan, ang aming sarili. And we ask you, Father, let your will be done to your people. In Jesus' powerful name, we reject the work of evil and drive away the presence of evil. And we ask you, Father, we ask you, Holy Spirit, lead us so we can see and hear, we can know and become. Lead us. Be our speaker, Father. In Jesus' mighty name, we seek you confidently. How can we love an invisible God? Paano natin maiibig ang Diyos na di naman nakikita? Unang-una po, see God the way He wants to be seen. Kailangan, tingnan natin, sulyapan, titigan ang Diyos kung paano niya gustong makita siya at hindi sa paraan na gusto nating makita natin siya. Do not insist on seeing God physically. Huwag pong ipagpilitan na makita ang Diyos ng ating mga mata because God is Spirit. John 4:24, God is Spirit. Siya is Espiritu. At hindi talaga nakikita. Huwag nating ipagpilitan na makita natin siya sa paraan na nakita natin ang ating kapwa-tao. Why? Because to see God is to die. Bakit? Exodus 33 verse 20, but He said, you cannot see my face for no one may see me and live. So yung nagpipilit makakita sa Diyos, die first to see God. Eh ayaw nyo naman. Because God is Spirit, so be a spirit yourself. Kung gusto nyong equal plane ang inyong pagtitinginan, you should enter the spiritual world. Live the physical one. Ibig sabihin, humiwalay ang ating espiritu sa ating katawan, pwede mangyari. Eh dahil ayaw pa nating lahat nun, ewan ko kung gusto nyo. Then we should see God spiritually. If we cannot become fully a spirit right now, so we should see God spiritually. And there are two ways once more. One is to be a spirit yourself, which means really dying to your physical life. But the other one is a more useful route. Be spiritual. You want to see God? Because God is a spirit? Be spiritual. Be spiritual more than carnal and you will see God in a spiritual way. Paano ba natin nakikita ang Panginoon? Diba kung kayo ay you speak the same language, kakaintindihan. If you go to the same place, nakikita. If you like the same things, nakikita kayo. Whether you like it or not, you keep bumping into the same people when you like the same activities. So you like to be seeing God, be spiritual in our nature. And you will see God in a spiritual way. Deuteronomy 4:29. But if from there you seek the Lord your God, you will find Him if you look for Him with all your heart and with all your soul. So ang naghahanap yung puso, yung kaluluwa, hindi lang yung mata. Sapagkat ang Panginoon, kung nabubuhay tayo sa paraang espiritual, makikita natin siya. Because as I have been repeating all along, because God is a spirit. So we should see God indirectly. Hindi directly. Yung diretsong nakakakita sa Diyos, sabi niya, namamatay o kailangan patay ka na. Para talaga lubos na, diretso. But we can see God indirectly because God usually reveals Himself indirectly. In other words, through reflections. Through reflections, we can see God. 1 Corinthians 13:12. Now we see but a poor reflection, as in a mirror. Then we shall see
face to face. Pero kailan yun? Then, later, when the Lord comes, now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known, even right now. So, kilala ako ng Diyos buo ngayon, pero konti lang pagkakilala ko sa Kanya, hindi lubos. Ngayon, nakikita ko lang, reflection, pero darating ang panahon, face to face. In other words, ang Panginoon sa Biblia, nakita po natin kung paano magpakilala, sometimes darating light. Sometimes, sound. Mga dumadagundong na mga kulog o mga kidlat o sabay. Nagpakita ang Panginoon kay Moses as burning bush. Nag-aapoy lamang na isang kahoy doon, isang halaman tuyot. Nagpakita at nagsabit, nagparinig ang Panginoon sa pamamagitan ng mga prophets niya. Hindi naman siya gumagawa ng personal appearance para kakausapin yung mga prophet na kinakausap. Pagkatapos, yung prophet ang magsasalita, indirect. And even the Father revealed Himself through the Son. So sa pamamagitan ng Diyos Anak, yung Diyos Ama ay nagpakilala rin, indirect. Hebrews 1:1-2. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. As you see, even the creation of the world by the Father was made through the Son, hindi rin direct. Laging may mga reflection. Ganon din naman ang ating Eastern Oriental culture, bihira yung diretso, laging may mga parinig, sabi nga nila mga palipad hangin, mga paligoy-ligoy, may mga padri-padrino, hindi laging direct. Kasi pagka-direct, di natin kaya. Kaya kung minsan at i-correct tayo ng isang tao, hahanap pa ng padrino, sabihin mo naman sa kanya, magbago-bago. Kasi pag-diretso, kung minsan na-open tayo, hindi natin kaya. Pati rin pag-ibig, may mga hindi makapagtapat, may mga tulay-tulay pa, mga taga-sabi-sabi. Yung pala, naunahan na siya na yung sumalakay. Kasi ka, hindi tayo diretso. Ganon din yung culture na nakikita natin sa Bible, may mga dinadaanan. So mahalaga na tayo man, nadadaanan ng blessing patungo sa iba. Hindi tayo yung lagi na lang bantay sa lakay. Kung binibigyan tayo ng marami ng pagpapala ng Diyos, siguro hindi atin lahat yun ipinaabot sa iba, pinapadaan sa atin. Hindi natin dapat sino solo agad. Kaya merong mga dinadaanan. Napakahalaga yun. So, paano nagpapakilala ang Diyos? Saan-saan ba siya dumadaan? We can see God through, first and foremost, His Word. Gusto nyong makita ang Diyos? Gusto nyong mahalin ang Diyos? Di, alamin nyo muna yung pwedeng malaman. Yung nakasulat, yung nababasa, yung nakatape, naririnig, yung nakabrail, nakakapa. In other words, bago tayo lumampas doon sa very basic, very fundamental, doon muna tayo maglagi. So you want to know God, wag muna yung kung ano-ano mga revelation at mga tinig-tinig na nadidinig. Know God first through what He has already said and what is already written in the Bible. Hindi sari-sari mga revelation ang hinahanap natin na yun malang mismong nakasulat doon sa Bible, di pa natin alam. Paghanapin mo ng Titus, akala relo. Hinahanap yung Psalm sa New Testament. Tapos gusto pa, maraming revelation, ng mga direct revelation. Siyempre, bago muna tayong pagpakilala ang Diyos sa ganun paraan, ubusin muna natin yung nandun. Kaya ba nating ubusin yung nakasulat na? Sabi, gustong-gusto ko pong makilala ang Diyos, makita ang Diyos. Ba't ka nakatingin sa ulap? Masisilaw ka lang dyan. Papasukan ng kulisa pang iyong mata. Yumuko ka doon sa Biblia mo, tingnan mo, dahil makikilala mo at makikita mo doon ang Diyos. Because we can know God through the Word. 1 Samuel 3:21. The Lord continued to appear at Shiloh, and there He revealed Himself to Samuel through His Word. Hindi ko ano mga ulap na nagkikislapan, mga araw na nagdidribble, hindi mga bituing bigla na lamang nagsasayawan. Hindi ganun magpakilala ang Diyos. Nagpapakilala siya sa nakasulat niyang salita. Hindi ko ano ng mga kababalaghan, mga pangitain. Kasi kadalasan yung iba nag-hallucination na, sari-sari ang nakikita. Unahin muna what is known and what is seen and what is visible and readable. And then see God the Father through God the Son, through the Lord Jesus Christ. And of course, not His physique. Hindi na naman yung katawan. Pinagkakaguluhan na naman yung bakaprasong tela sa Italy, yung ba talaga ang X-ray ng mukha ng Diyos. Physical na naman. Yung ba talaga ang mga bato sa banahaw na nakauka yung mga hakbang, yung ba talaga ang bakas ni Jesus. Ito ba talaga ang koronang tinik, no? Na isinuot ni Lord.
Ito ba talagang nasa loob ng aking kwintas na relikaryo? Ay tunay, nakaprasong kahoy na nagmula sa krus na pinagpakuan kay Jesus. Ito nga bang nasa loob nitong aking mahiwagang bote, pinutol na buhok ng Panginoon? Ito ba ang kanyang koko, ang kanyang ingrown? Ang daming ganyan eh. Pinagkakagukaguluhan. Maniniwala kayo sa dami ng mesuot ng kaprasong kahoy na nagmula sa krus ni Kristo? Pag pinagdugtong-dugtong nyo, isang gubat na. At bakit mga yung gustong maniwala ay naniniwala agad, samantala ang mga Hudyo ay sinusunog ang kahoy na pinagpapakuan ng namamatay? So anong aabutan nyo? So alam na alam nyo. Meron pa nga sa Italy, isang buong bahay, dinadayo ng karami-raming tao dahil sabi, doon daw sa bahay na yon ipinanganak ang Panginoon. Eh bakit nasa Italy? Binuha daw ng mga anghel. Maraming naniniwala. Yung pong mga masyadong mahilig na makita ang Diyos in a physical way, sari-sari ang makikita. So we are not interested with His physique, with the physique of the Lord, but with His ideals. Not with the way He looked, but with His personality. Not with all the kitchen implements and utensils He used, but His traits. Not yung mga hakbang-hakbang at bakas-bakas niya sa mga bato-bato, but His mission. Hindi tayo interesado sa kanyang mga isinuot, sa kanyang mga inupuan, hinigaan, but His heart. In other words, you want to know the spiritual God, transcend the physical and look for what is spiritual. Kadalasan din, nagkakagulo tayo. O eto ang damit ng aking lola, eto ang isinuot niya, eto ang kanyang gintong ngipin. Pero ano ba yung mga sinabi ng lola natin? Ano ba yung ideya niya? Ano ba yung pagkataon niya? Mas mahalaga kaysa sa material culture. Kaya yung pagpapakilala, hindi lang sa nakikita, lumalampas. Minsan sabi ni Philip kay Lord, Lord, ipakilala niyo naman sa amin ang Ama. Sabi sa John 14 ng Panginoon, verse 9, Jesus answered, don't you know me, Philip, even as I have been among you for such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? So gusto niya makita talaga ito, nakabukod, may bigote, matanda na, puti ang balbas. Physical na physical, cartoon na cartoon. Sige pa, paano mo masasabi, ipakilala ko sa iyong Ama, hindi pa ba ako kilala? Kung ano ko siya yun? Kung ano ipinakilala ko sa inyo, siya yun. Paano natin ipapakilala ang Diyos sa mga tao? Dapat nasasabi din natin kung ano nakikita mo sa akin. Yung Panginoon. Sabi mo, mag-Bible study naman tayo, ipakilala niyo ang Diyos sa amin. O sige. Mas ang ganda-ganda ng lesson sa Bible study, tapos yung buhay mo ang layo-layo doon sa lesson. Yung nakakalito yata. Kasi ang tunay na pagpapakilala ay sa pamamagitan ng ipapakita natin kung ano naging epekto sa atin ng ipinapakilala natin. Gusto natin ipakilala ang Panginoon, makita sa buhay natin. Kahit malang hindi pa perfect yun at hindi pa kumpleto, nakakakita naman sila ng pag-asenso. Kamukha ka naman ng Diyos more and more. Then you become credible. So we see God through the Son. We also see God through creation. Ewan ko kung hindi kayo absent no, sa mga biology classes. Titingnan nyo sa ilalim ng microscope, sa loob ng microscope, yung mga kung ano mga cells. Makikita nyo na may Diyos. Bakit ganito? Yung mga cells na, na gumagawa ng pagkain sa halaman, nandun sila sa ibabaw ng dahon at wala sa ilalim kasi nandun yung araw. Paano nila nalaman doon sila pupunta? Kaya nalilito sila pag dinedekorasyon na yun ng ilaw yung halaman, may ilaw sa ilalim, nalilito yung cells kung saan pupunta. Pero meron silang dapat kalagyan. Pag tumingin kayo sa kalawakan, gumamit kayo ng mga kung ano-anong telescopes, nakikita nyo may Diyos. May designer eh. Kung nakikita nyo, bakit nga ba ang buko, bakit ang nyog, ang kapal ng balat? Kasi sa taas ng puno, pag naglaglag yung bunga, kung walang kutsyon, edi nabiyak. May kutsyon. Diba? At kung nahulog siya sa tubig, yun ang kanyang floater. Lulutang. Madadala ng alon sa kabilang pulo, dadami yung nyog. Kasi alam niya naman yung creation, utos ng Diyos, magparami kayo. Kaya pati nyog, nagpaparami, lumulutang sa tubig. O yung mga puno ng nara, yung mga bulaklak nila, merong laki-laking parang pakpak. Para pag nalaglag, dadali ng hangin sa malayo, makakapagtaning din sa malayo. Yung iba naman, ang tatalino, nagpapatuka sa ibon, kasi ang tamis nila. Tutukain ang ibon. Alam niyo kung ano mangyayari sa ibon? Pagdating bantando sa malalayo, sige, siyempre, what comes in must come out. O di doon naman lalabas yung buto. O doon na natanim, may kasama pang fertilizer agad. Tutubo na naman.
Alam niyong may Diyos. Pag nahiwa kayo, bakit nag-aampat yung dugo pagkatapos nun? Ang nangyayaring proseso. Kung paano yung mga cells natin ay sumasabog pag nasa may mga bunga dito at may oxygen and they release threads like thrombins. Nagiging parang mga net. Sinasalo nila ngayon yung mga ibang cells ng blood. Kaya sila naaampat pag nahahanginan, tumitigas. So, tumitigil ang pagdugo. Alang nga namang tsamba yun. Kaya sabi sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. And Romans 1:20, For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Sabi, mula pa noong umpisa, nung nilikha ang Diyos, ayan, nagpapakilala na ang Diyos mula sa mga bagay na Kanyang nilikha. Hindi mo na kailangang akyatin yung langit para mo siya makita. Biyakin mo lang yung nyog. Malalaman mo na, ang linis naman ang tubig nito. Paano nangyari? Hindi ba kayo nagtataka ang mga halaman? Yung lupa, pareho lang naman. May puno ng siniguelas, may puno ng mangga, may puno ng kamatis. Pare-pareho lang ang sinisipsip nila ng nutrients, pare-pareho lang lupang nananaman. Ang bunga naglalabasan, iba. Pag dumaan na sa kanila, napipili nila na, oh, itong ilalabas ko, yung ganitong lasa, yung ganun. May creator. Kaya sabi, walang excuse ang tao. Para hindi yung sabihin, hindi ko naman kasi nakita ang Diyos. Huwag mo kong sisihin na hindi naniwala. Wala naman ako nakitang proof. At ang lagay, lahat ay tsamba. Bakit yung mata natin nakakakita? Bakit kurap ng kurap? Hindi mo na iniisip kumurap. Alam nga namang may tatalsik. Iisipin mo pang kumurap. Kurap. Natalsikan ka na. So nagkukusa na. Inuutusan nyo ba ang puso nyo pumintig lagi? Kahit tulog nga kayo, pumipintig. Kasi may designer. Sabi siya sa creation of the world, the invisible nature of God is seen through the visible things that He created. So nakikita pala natin ang Diyos. Huwag kayo magreklamo kung di natin nakikita. Hindi ba yung mga katutubo, lalo yung mga Indian sa mga pelikula, titingnan nila, ah, may apoy dito, alam nila, ay, 3 hours ago, may nagsindi dito. Nakita lang nila yung ginawa, alam nilang may gumawa. Titingnan nila yung mga bakas-bakas sa mga hayop, alam nilang, ay, may hayop na dumaan dito, may bakas eh. E ano ba ang bakas ng Diyos sa buhay natin? Kailangan pa ba natin siyang makita literally para maniwala? Paano pa nakikita ang Diyos mula after creation? Nakikita natin ang Panginoon through personal revelation to us. Genesis 35 verse 7. There He built an altar and He called the place El Bethel because it was there that God revealed Himself to him when he was fleeing from his brother. So maraming paraan ang pagpapakilala ng Diyos. Meron na sa pamamagitan ng nature, meron sa pamamagitan ng Kanyang salita, at merong very personal din. Nagpapakilala. Nagpaparamdam. Kumakausap sa atin. Sa paraang di natin alam kung paano. Pag sinasabi sa Bible na, and God said to Abraham, nadidinig ba niya talaga yung boses? O nai-imprint pa sa kanyang puso? Hindi sinasabi sa Bible kung paano. Pero nagpapakilala. Kaya ang mahalaga, mga kapatid, kung tayo ay nananalangin, kung tayo nagme-meditate, minsan kahit pang a busy day, katulad ni Moses, nag-aalaga ng mga tupa, biglang merong nag-alagablab doon na kaprasong tinik na puno, eh hindi naman maubos-ubos. Napansin niya, lumapit siya, yung pala kakausapin siya ng Diyos. Tayo man, maraming kinakausap tayo ng Diyos sa maraming paraan. Pero binibigyan ba natin ng pansin? Katulad ni Moses, it was just an ordinary working day. He saw the burning bush. But you see, yung burning bushes naman, hindi kakaiba yan sa Israel at sa disyerto ng Sinai Peninsula. Kasi, sa init ng panahon, tuyong-tuyo talaga ang mga halaman at bigla na lamang nagsisiklab. At sandaling-sandaling siklab lang yun, palibasa tuyong-tuyo, kaya namamatay agad. Kaya hindi ka takatakang makakita ng nagsisiklab na halaman. Hindi kakaiba. Pero si Moses, dahil pinansin niya yung nagsisiklab na yon, nahalata niya. Parang hindi yata siya nauubos. Dapat ilang saglit lang, ubos na eh, dahil mabilis, mapupok, dahil tuyong-tuyo. Patang tagal eh, hindi pa maubos-ubos, lumapit siya. At nung lumapit siya, doon niya nadinig ang tinig ng Diyos. Baka naman tayo, tinatawag din ng Panginoon, gusto rin niya magpakilala, gusto niya magbigay ng guidance. Eh, naganda, tupok-tupok na yung burning bush, hindi pa natin pinapansin. Nagkanda malat-malat na yung preacher.
sasabihin pa, ay buti nalang kasama ko siya. Sa'yo yan, sa'yo yan. Yung hindi natin pinapansin, mensahe pala sa atin. Baka naman napagod na yung mensahero. Naubos na ang oras, hindi pa natin pinapansin. Because God is the same yesterday, today, and tomorrow. And if God was revealing Himself through people of the Old Testament, what will stop Him from revealing Himself to us now? Ngayon, paano natin malalaman na ang revelation ay hindi naman galing sa Diyos? Akala lang pala natin. Yung unang-una po nating binanggit, dapat alam natin ang salita ng Diyos. Yung written word of God. So that we can protect ourselves from messages that are contradictory to the written word. Because the Spirit of God, who caused the writing of the Bible and its preservation, will not contradict what was written and preserved with a message that's given to you now. Yung mga iba sabihin, ay kinausap ako ng Diyos. Hindi na daw dapat basahin ang Biblia. Ano? Eh, sinasabi nga ng Biblia na dapat siyang binabasa lagi. Ibig mo sabihin, yung Espiritu ng Diyos, kinukontra yung sarili niya. So, huwad ang iyong revelation. Kaya po mahalaga, bago tayo tumanggap ng personal revelation, and I believe na hanggang ngayon meron nun, ginaguide tayo ng Diyos in a spiritual way, in very practical ways, na hindi written in the Bible. Diba, mag-aasawa ka, ang choices mo, si A, B, C. Alam nga naman, humanap ka ng verse para ituro niyang A, O, B, O, C. Wala. Kailangan natin ng guidance ng Diyos. Magne-negosyo ka, ano ba, magtatayo ba ako ng tindahan ng gulong o magtatayo ba ako ng vulcanizing na panggawa ng gulong? O ano bang gagawin kong negosyo? Hiwala yun sa Bible. Pero interesado na ng Diyos sa detail ng buhay natin na yon. Meron siyang perfect will for all of us. So kailangan na yung revelation. Ano bang gagawin ko sa kapatid ko na to na kumukupit sa akin? Papabayaan ko? Hihiyain ko? O nakalagay siyempre sa verse sa Bible ko anong gagawin natin? So hindi mo na kailangan halimbawa ng extra revelation. Nagdadalawang loob ka, ano bang gagawin ko dito sa asawang ko? Hihiwalayan ko kaya to? Alam mo, sabi sa Bible na ang mag-asawa ay mag-asawa habang buhay. So bakit mo pa iniisip yan? Anong revelation ang inaantay mo? Yung sulsulang ka ng revelation na gawin mo yung gusto mo? Na contradictory sa nakasulat? Kaya meron po mga tao masyadong mahilig sa revelation, alam daan nyo? Kasi gusto nilang takasan yung written word of God, humahanap sila ng ibang maisasangkalan para gawin yung gusto nila. Kaya kailangan tayo may naniniwala sa present day revelation, unang-una, it must be referred to the word of God because the revealed will to you will not contradict the written word that has been revealed to everybody else since the start. Kaya na-check po natin, kaya mahalaga is to know God through His word. And then, there is also such a thing as personal revelation. So nagpapakilala ang Panginoon. Tayo po na nabubuhay sa pagsunod sa Panginoon, nakikita natin yan, kinakausap tayo. At sa pagsunod natin, napapatunayan natin yun nga ang kalooban ng Diyos. Pero tiyakin po natin, bago tayo susunod sa anumang iniisip natin na revelation, ire-refer muna sa written word of God. And that is the standard by which we measure the authenticity of whatever revelation we receive. How else can we see God? Believe it or not, but you can see God through yourself. Nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Nakikita din natin ang Diyos sa pamamagitan natin. Nananalamin tayo, hindi physically, but spiritually, and we see God. Nakikita rin natin yung kabutihan niya, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kabaitan. Minsan, nakikita rin natin yung kanyang pagdidisiplina. Nakikita natin yung kagustuhan natin maging tama at itama ang nasa paligid. Nakikita natin yun because God also reflects His image on us. 2 Corinthians 3:18. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. So you want to see God? Look at yourself. Look at other people also, especially those who are growing in the Lord. You will see parts of God. You will not see the whole of God, but you will definitely see parts of God. So ano pong makakonclude natin? That God is not really invisible. That God is not really impossible to see. Kaya lang, hindi natin dapat ipilit na makita siya in a physical way. Those who insist on seeing God physically end up making their own gods. Yan ang panganib. Yung nagpipilit na makita ang Diyos sa isang paraan na physical, sa pamamagitan ng mata, mahipo, sa pamamagitan ng kamay, ay gumagawa at umiimbento ng kanilang mga Diyos-Diyosan. At itong dahilan, kaya naging talamak ang idolatry. Hindi kontento ang tao na makita ang Diyos sa spiritual way, through His reflection, indirectly, through His word. Gusto pa nila physical masyado.
Kaya gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Psalm 115, verses 2 to 8. Why do the nations say, where is their God? Hinahanap daw ng mga bansang hindi mananampalataya. O nasaan ang Diyos nyo? Nasaan? Patingin. Our God is in heaven. He does whatever pleases Him. But as for these people, na gusto nakikita ang Diyos, but their idols are silver and gold, made by hands of men. They have mouths but cannot speak, eyes but they cannot see. They have ears but cannot hear, noses but cannot smell. They have hands but cannot feel, feet but they cannot walk, nor can they utter a sound with their throats. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. So itinatanong dito, bakit ba tinatanong ng mga taong ayaw maniwala sa Diyos kung nasaan ang Diyos natin? Ewan ko kayo, kung natatanong kayo ng mga kamag-anak nyo, o magsisimba na naman kayo, wala naman kayong Diyos doon. Nasaan? Patingin. Kailangan nahihipo, nahahaplos, upupunasan, nakikita. Sabi niya, yan daw sinasabi ng mga nations, where is their God? Sabi niya, our God is in heaven. Wala dito. Spiritually, narito, pero ang kanyang lubos na presensya, wala rito. At ginagawa niya kung anong dapat gawin, pero ang mga Diyos-Diyosan daw, nung mga gusto yan, ayan, silver and gold, gawa lang ng kamay ng tao. May bibig, may labi, pero di nakakapagsalita. May mata, pero di nakakakita. May tainga, pero hindi nakakarinig. May ilong, pero hindi naman nakakaamoy. May kamay, pero wala namang magawa at walang maramdaman. May paa, hindi makalakad, kaya nga pag ipinaparada, binubuhat, di ba? Eh kung naglalakad ba naman mag-isa, baka maniwala pa ako. Eh hindi, bubuhatin ko, tapos sasambahin ko, ako lang nagdadala sa kanya. Bakit? Sabi, hindi naman sila nakakapaglakad. Pag natumba, kailangan mo itayo. Pag umulan, kailangan mong payungan. So, bakit ako hihingi sa kanya ng proteksyon? Eh, sarili nga niya, hindi niya ma-protect. Sabi, they cannot even utter a sound with their throat. Sabi, in other words, wala silang magagawa, wala silang kayang gawin. At ito malungkot, those who make them will be like them. In other words, yung gumagawa niyan, yung nananampalataya dyan, ganyan din, wala ding magagawa. Tulad din nung kanilang pinananampalatayanan. So the nations ask, where is your God? Ang kailangan, visible. What is wrong with gods that can be seen? Konting isip mga kapatid. Anong problema kung may Diyos na nakikita? Anong problema dito sa mga pinag-uusapan ng mga Diyos-Diyosan? They cannot see. And you know why? They cannot see you. Kasi they cannot see. They cannot speak. They cannot hear. They cannot smell. They cannot feel. They cannot walk. In other words, they are helpless. So those who make them will also be like them. Ano po ang malaking problema kung nakikita ang Diyos? Because a God that man can see, a God that man can perceive, a God that man can contain in his eyes, is less than man. Is inferior to man. Pagkaya niyong pagkasyahin sa inyong mata, hindi yun mas mataas kaysa sa inyo. Kaya pag tinitingnan natin ang kalangitan, kasya niyo bang pagkasyahin lahat? Hindi, dahil sa likod natin, sa kabila ng likod ng planeta, may hindi ka nakikita eh. Kaya walang hanggan. Eh kung nakikita mo yung buong Diyos, pag napagkasya niyo sa mata niyo, maliit. Kasi kasya sa mata niyo eh. Kaya yung hindi nakikita, mas mataas kaysa sa iyo. Kasi kung kaya mo siyang makita, baka hindi kanya kita. Kasi ikaw ang may kaya, merong power above the person or above that which you call God. What matters is not to see God, but to be seen by God. Anong gusto nyo? Nakikita nyo ang Diyos o nakikita kayo ng Diyos? Wala kayong gusto. Gusto nyo siyempre yung nakikita. Amen ba yun? Kung nakikita kayo ng Diyos, dapat hindi nyo siya nakikita. Kasi mas malaki siya kaysa sa inyo. Eh kung kita nyo siya buong-buo, nagkasya sa loob ng inyong mata, hindi siya ganun kalaki.
Kaya, mabuti yung hindi natin nakikita. It is one assurance na mas dakila kesa sa atin. Mas malaki kesa sa atin, kaya tayo nakikita niya. Siya hindi natin makitang lubos, kapra-kapraso lang sa kalakihan. Kaya pagkita mo buong-buo, eto mula ulo, eto paa, eto 2 feet pa nga ang sukat, paano magiging Diyos? Ang liit. Kahit pa nga kasi laki ng planeta yan, kasi laki ng buwan, pag malayo ka, kita mo na rin buo. O di ba yung araw, ang laki-laki, pero kita mo rin buo. Lumayo ka lang. Ang Diyos, kahit sa kamagputa, hindi mo makita ng buo, sobrang laki. Yun ang maganda. Hindi yung kayang-kayang i-contain ng ating senses. Jeremiah 23:24. Can anyone hide in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Do not I fill heaven and earth? Declares the Lord. Ganun siya kalaki. Kaya malaking insulto sa Diyos na gumawa ng physical image na representation niya. Dahil pinaliit mo ang kanyang alaga. Napaliit mo eh, na-reduce mo siya. Kaya dapat wala. Sabi, God who made heaven and earth and everything in it does not live in shrines made by man, nor is he served by anything as though he needed anything, because he himself gives to man breath and life and everything. So hindi siya pwedeng i-reduce na parang literato, ang laki i-reduce mo para kasya sa wallet ko. We cannot reduce God. Heaven and earth cannot contain His glory. So we content ourselves in not seeing Him fully, but only right now in seeing Him through reflections, seeing Him partially, seeing Him in us and in others, at pagdating ng araw, makikita na natin siyang ganap kung tayo ay kamukha na niya. Ibig sabihin, hindi na tayo encumbered and imprisoned by this body. Hindi na tayo basta physical lang, because the Bible says, in a twinkling of an eye, we shall be changed. We shall be like Him, and we shall see Him because we will be like Him. Hindi yun para sa panahon na ito. Kaya huwag ipagpilitan. Ang mahalaga, sa kalakihan niya, kahit saan tayo sumuot, kahit saan tayo pumunta, kita niya tayo, yun ang importante. That He is greater than we are. Psalm 139, verses 7 to 12. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely, the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Sabi, paano ko magtatago sa Diyos? Paano ko pagtataguan? Paano ko iiwasan? Kahit maakyat ko ang langit, yun naman eh kung kaya ko, syempre, nandun kayo. Ngayon, sumisid ako sa pusod ng dagat, kalalim-laliman sa Philippine Deep o sa Marianas Trench, andun pa rin kayo. Kung makakasaya ko sa pakpak ng bukang liwayway at salubungin ko ang araw, pagdating ko doon, naroon pa rin kayo. Kahit tumawid ako ng dagat at magpunta sa pinakamalayong ibayo, naroon pa rin kayo. Kaya kahit saan ako magpunta, natutulungan niyo ako. Your hand will guide me. Ngayon, kung ako na may gumagawa ng mga kamalian, nagtatago pa sa dilim, sabi na ako, baliwala. Kasi ang dilim ay liwanag din sa inyo. Walang kayang itago sa Diyos. We cannot see God, but He sees us. Is that not wonderful? Walang pwedeng ilihim. Kung gayon, wala rin tayong suliran na hindi niya alam. Wala tayong mga iniisip na mali na di niya alam. Wala tayong mga pandarayang di niya alam. Wala rin tayong mga pangamba, takot at pangangailangang di niya alam. Napakabuti na lang at di natin siya kita at kita niya tayo. Hindi tayo ang tagapag-protect niya. Siya ang protector natin. Hindi kung gumagawa ka ng mga Diyos-Diyosan, nananakawa ng mga alahas, nananakawa ng mga baro, ay kung ngayon nagbantay ng bantay, imbes siya nagbabantay sa'yo. Nababaligtad. Pag nagkakasunog siya, yung buhat-buhat mong iniligtas mula sa sunog, ba't di ka niya buhatin? Diyos pala siya. Baligtad. Kaya ayaw ng Panginoon ng ganun eh. Nagtitiwala ka sa iba, hindi sa kanya. At nakakaroon ng kainsultuhan. Sasabihin na, eto, ang kawangis ng Diyos. Eto ang representation ng Diyos. Wala na maaaring maging representation ng Diyos.
walang pwede among creation, especially those that are only made by man, that can approximate the glory of God. And God is jealous and He doesn't share His glory with anybody or with anything. Kaya dapat kinikita natin yun. Hindi na lang dapat nakikita ang Diyos. Ayaw niyang pakita, pinipilit pa natin. Nagpapakilala naman sa maraming paraan. A God whom man cannot perceive, a God that man cannot see, a God that man cannot contain in his eyes, is above man. Therefore, that God is God. Hindi kayang mapagkasya sa isang lugar. Hindi kayang magkaroon ng representation. And those who do not see and believe, those who believe, and those who love, despite not seeing, are blessed. Yung umiibig sa Diyos, kumikilala, sumusunod, kahit hindi nakikita ang Diyos, yun daw ang pinagpala. John 20, verse 29. Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Kung minsan maririnig mo sa mga Kristiyano, mabuti pa sila Peter, no? Mabuti pa sila James, nakita nila ang Panginoon, pinagpala naman sila. Pero sabi ni Lord, kayo nakakita sa akin at naniwala, natural lang, nakita niyo ako eh. Anong kataka-taka doon? Pero yung hindi nakakita at naniwala, yun ang lubos na pinagpapala. Sapagkat yun ang mas mataas na uri ng pananampalataya. 1 Peter 1:8. Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Yun daw po ang malalim na pagkakilala, yung hindi mo nakikita, yung naniniwala. What is important, brothers and sisters, is not to see God, but to be seen by God. So, love God the way He wants to be loved. Remember, ang pinag-uusapan po natin, how can we love an invisible God? Point number one natin is, see God the way He wants to be seen. At lahat ng diniscuss natin, may kinalaman doon. Pangalawa, love God the way He wants to be loved. Not the way we want. Treat God the way He wants to be treated, not the way we want to treat Him. John 4:24, God is spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. In other words, we want to love God, we love Him in spirit. How do you love God in spirit? First of all, fellowship with God in spirit, in the spirit. In other words, be spiritual. We can fellowship with God by being spiritual. How is that done? By being like Him in character. Pag yung character natin magkamuka, may genuine fellowship. Tulad ng mga dating mga anak, sons and daughters, hindi maintindihan ng magulang nila. Nung naging magulang na sila, yun, naintindihan na nila yung magulang nila. Mas nagkaroon ng connection, nagkaroon ng fellowship. Nagkakaroon tayo ng connection and fellowship with God. We get to understand God. We get to know more God when we become like God in character. Katulad ng hindi mo naiintindihan yung mga manager sa opisina. Nung naging manager ka, naiintindihan mo. Then you can have genuine fellowship because you really understand each other. Because you know each other. You say, now I know. Now I know Him. Kaya pala. So paano natin makikilala ang Diyos? By being like God in our character. Pagka nagpapatawad na tayo ng mga mahirap patawarin, pag nagbibigay na tayo sa mga hindi karapat dapat bigyan, pag nagmamahal tayo sa mga hindi kamahal-mahal, nalalaman natin, ganun pala ang nadarama. Ganun palang gawin ito. Ganito pala si Lord noon, nung ipinapako, nananalangin na patawarin ng Ama sa Langit yung nagpapako sa Kanya. Paano natin malalaman kung hindi tayo magpapatawad sa mga nagpapako din sa atin? You want to know God? Pass the way He passed through. Then you will understand. 1 John 3:2. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. When we transcend the body, we will be like Him, but not yet. Hindi pa nangyayari yon. But it can happen in an advanced way by being like God in our character. Ephesians 4, 22 to 24. You were taught with your regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Totoo,
kung ano tayo, as is where is, minahal tayo, tinanggap ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, hanggang mamatay na lang tayo, as is where is pa rin. Kumisan, merong isang babaeng hindi marunong magluto. Sasabihin sa kanyang asawa, bakit? Tinanggap mo naman ako nung araw, hindi ako marunong magluto ah. Nung nililigawan mo ako, alam mo naman puro fast food ang kinakain natin. O bakit ngayon 20 years na tayong kasal, hinahanapan mo ako makapagluto? O iba naman yung tinanggap kayo kung ano yung kalagayan nyo bago kayo ikinasal. Pero hindi naman ibig sabihin, lisensya nyo na yun na huwag nang umasenso habang buhay. Sasabihin nila laki, alam mo naman na bangag-bangag ako nung nililigawan kita, nagustuhan mo ako. Tapos ngayon, hahanapin mong magbago ako, mag-ayos. Eh, syempre, may anak na tayo. Meron na tayong mga babayarin na bills. Ibinalik na naman ang PPA, no? Sa kuryente. PPA nga ba yun? Mahal na naman. Tapos pabangag-bangag ka pa dyan. Hindi ko mo tinanggap kita nung araw na ikinasal tayong ganon. Ibig sabihin, lisensya mo na yun na ganun ka na lang habang panahon. Dapat man umasenso ka. Tinanggap ka na nga ng ganon. Eh, di dapat umasenso ka naman bilang pag-appreciate na tinanggap kang ganon. Marami pong ganyan mga tao eh. Sabihin, eh, bakit ganito na ako noon eh? Oo nga, pero ibig mo sabihin, 20 years, 15 years, 5 years, dumaan, ganun ka pa rin, hindi ka man lang aasenso. Ano ba sabi sa Bible? That God changes us from glory to glory, hindi yung the same. Kailangan umaasenso. Sasabihin pa niya, eh, tatlo na nga ang anak ko nung sa pagkadalaga nung ako iniligawan mo eh. Eh, ano naman magkaanak ulit akong apat ngayong asawa na kita, kung kani-kanino. Tama ba yon? Tinanggap ka na nga na ganun o kalimutan na ang nakaraan. Ibig sabihin naman, ayos-ayos na tayo. Alam nga namang dumami na naman yung anak mo kung saan saan gilid-gilid. Dahil lang tinanggap ka nun. Dapat umaasenso tayo, nag-iiba. We become better and better. So sabi, you were taught in your former way of life to put off your old self. Kailangan magbago. Put on the new self. And by that way, we will know God more and more. Habang nagiging deeper ang ating kabanalan, doon natin nakikilala ang Diyos kasi siya'y banal. Paano mo ba nakikilala yung banal? Di magpakabanal ka rin. Matthew 5:48. How can we love God? By being spiritual, by being like Him in character. Matthew 5:48, be perfect therefore, as your Heavenly Father is perfect. So we are to be like God. How do we know God more? By doing His deeds. John 14:12. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. And as we work side by side with God, then we will know God. Napakaraming paraan para makilala at mamahal ang Diyos. How else do we love God? Love God in truth. Kanina sinabi natin, love God in spirit. Ibig sabihin sa ating character. Now naman, you love God in truth. In practice, in deeds concerning our daily life. We are to be like God in character. We will know Him more. We are to be like God in deeds. And when we do what He does, especially deeds concerning His church, then we will know Him better. Matthew 25:45. He will reply, I tell you the truth. Whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. So ano pa palang ginagawa ng Panginoon? Hinahanap niya sa atin na gawin yung mga ginagawa niya sa tao, sa church, yung mga ginawa ng Panginoon dapat din natin gawin. Yung ginawa niya sa kanyang creation, what He did to His creation, inaruga, minanage, dapat ganun din ang gawin natin. And then we take care of nature, when we take care of the environment, we'll go get to know God more, who is the creator of such environment. And when we do His will know Him more. Seeing God spiritually results in strength and courage. Ano nagiging bunga pag lalo natin siyang nakikilala? By being like Him in character and in deeds, that's how we see Him spiritually, that's how we know Him spiritually, nagiging tayo malakas. At nakakaroon tayo ng lakas ng loob, paninindigan. Hebrews 11:27, by faith, referring to Moses, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw Him who is invisible. Bakit daw tinalikuran ni Moses ang rangya ng Egyptian court? Bakit sumunod siya sa kautusan ng Diyos? Dahil nakita niya yung invisible God. Dahil nagpakita ng reflection, nagparinig ng tinig, ipinakita ang kalooban niya, at nung sinunod ni Moses habang sumusunod siya, lalo niyang nakilala ang Diyos.
Not physically seeing God is not a disadvantage. The unseen God is great. The unseen is great. What you see is less than you. Those that you cannot completely see. By faith, we understand that the universe is seen by God's Spirit, so that what is seen was not made out of what was visible. Lahat daw ng nakikita natin ngayon, ginawa ng Diyos, not from visible, but from the invisible. In other words, natin invisible yan. Dati dapat itong poster na ito, invisible. Yung mic na ito, invisible. O dapat invisible. Kayo invisible, pero mula sa invisible ang pangyayari ng Diyos, turn it into visible. Kaya kung nalikayo, kung nalikayo ang aking nalikayo, sana nalikayo ang dating another form. God was the present form of divinity. Yes, ang equivalent Jesus in another level of understanding, in another degree of spirituality. Kaya napakahalaga na maintindihan natin yun, na dalawa yan, hindi lang yung nakikita, may katumbas yan. Parang yung pera na hawak nyo, may katumbas na gold yun sa central bank. Pag walang katumbas, fake ang pera. So lahat ng nakikita rin natin sa physical world, may katumbas sa spiritual world. Katulad halimbawa, nakita nyo yung asawa nyo na kasimangot. Anong katumbas nun sa spiritual world? Siguro galit sa inyo, siguro naiinis, siguro nagseselos. Kaya merong spiritual reason kaya naging ganun ang itsura ng mukha niya. Meron naman nakangiti. Ang pagkakangiti, hindi mo talaga mapigil. Mo in love ka, no? Diba marami madaling makita yung ngiti ng in love? O ano yun? May spiritual reality. Meron siyang love. Lumalabas sa physical world. Yung physical, nagpapakilala lang doon yung spiritual. Kaya kung gusto niyong tunay na magwagi, hindi physical to physical ang labanan. Spiritual. Kaya sabi sa Bible, our battle is not against flesh and blood, but against powers in the air, against principalities. So kung gusto natin magtagumpay, halimbawa, gusto nyo mawala ang aswang sa buhay nyo, hindi kayo magpapakita ng kaprasong krus na kahoy kasi physical lang yun. Anong kaya nun sa spiritual aswang, halimbawa, mga't meron nun? Kailangan prayer. Kailangan a holy life. Kailangan relationship to God, which is in the spiritual reality. Doon pa lang sa spiritual level, pwedeng labanan yung mga masasamang espiritu. Pero lalabanan mo ng tubig, wisik-wisik, anong mangyayari? H2O lang yon. May butete pa kumisan. Natatakot ka sa aswang, bawang ang ilalagay mo. Eh kung espiritu ng aswang ang nagpapalakas sa kanya, bakit siya matatakot sa bawang? Samantalang nakita niyo si Satanas sumaharap sa Diyos, sa Book of Job. Bakit mo ngayon maitataboy ng tubig? Bakit mo itatapos ng picture? Bakit mo maitataboy ng kung ano-anong mga props? Paano mo maitataboy ng physical, yung spiritual? Eh, mas mataas ang level noon. Kaya dapat ang labanan sa spiritual. Alam mo, lagi na lamang akong kinakaya-kaya ng aking mga pagnanasa. Kaya some people will fast. So that they will deny the body, they will deny the urges and the desires para makarating sila doon sa spiritual level and through prayer and a godly life, doon sila lalaban at doon na nanalo. At pag doon tayo lumaban, walang talo because God is already victorious. So nagagalit ako sa iyo, galit na galit ako. Anong gagawin ko? Habulin kita ng taga. Pwede ba akong manalo? Manalo man ako, nakulong naman ako, nag-guilty rin ako, talo pa rin ako. So anong gagawin ko? I'll fight you in a spiritual way. I'll pray for you. At kung sobra kang nakakainis para ako magwagi, patatawarin kita. Paano mo pa ako maiinis? Eh nagpatawad na ako. E di panalo ako. Kaya dapat espiritu ang panlaban. Hindi physical. Our battle is not against flesh and blood, but against powers in the air. Against principalities. The only way to fight them is to go to the spiritual level and wage the battle there. How do you do that? By living a spiritual life and by using spiritual tools in the name of the Lord. And when we do that, we can never fail. Because Jesus Christ is sana nagkakaintindihan tayo. Na ang pinapalakpakan nyo lang, hindi dahil tumataas yung boses, parang palakpak na. Palakpak ka na ngayon. Diba yung talagang unawaan nating lubos kung bakit? Kasi, napakalalim na pinag-uusapan natin.
So hindi pwede na gusto niyong palayasin yung masasamang espiritu, maglalagay kayo ng mga kung ano-ano mga rebulto dyan. Eh kahoy, chok. Paano iiwasan ng espiritu? Eh lampas doon ang kapangyarihan nila. Kaya ang panglaban natin, espiritu ng Diyos. Paano natin nakikilala ang Diyos? Hindi rin sa pamamagitan ng mga physical na yan. Lilipat tayo doon sa spiritual level. How do you do that? By being clean, by being godly, by being spiritual, by being honest. Then lumalampas tayo. Hebrews 11:3. By faith, we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made out of what was visible. Nire-review lang natin. Yung nakikita natin, mayroong equivalent sa kabilang daigdig yan. So eto halimbawa, itong pamangkin mo, ang sama ng ugali, hindi makukuha lang yan sa palo, kahit ikadena mo yan. Hindi makukuha lang yan sa psychology. Kailangan labanan mo yung espiritu na nagpapagawa sa kanya noon. Pupunta ka sa spiritual world, doon mo siya igagapos. Tapos, pag natalo na siya doon, susunod na yung katawan, matatalo din. Lagi, it is won or lost in the spiritual world. Kaya halimbawa, may tumutokso-tokso sa inyo. Sa isip nyo, natalo na kayo. Sina mo, sige, talagang bibigay na ako. Nag-iintay lang yung katawan nyo ng time, ng chance para sumunod. Susunod yung katawan nyo sa pagkatalo dahil yung espiritu nyo nagpatalo na. Pero pag yung espiritu natin panalo, yung katawan susunod. Kaya anong sabi ni Paul? I beat my body to make it my slave so that it will not become my master. Hindi ako susunod sa katawan ko, pasusunurin ko yung katawan ko sa espiritu. And that's how you know God in the spirit. You become very, very victorious in the spiritual world kasunod yung katawan. Kaya ako minsan may tatawag sa akin, Pastor, meron akong kilala, drug addict, kailangan maayos. Ang una kong tanong, eh gusto ba nung may katawan mag-ayos? Ayaw ho eh. Kinakadena pa nga namin. Eh, wala akong magagawa. Kasi kahit anong gawin natin dyan, pag nakahulag pos, gagawin niya uli. Sayang lang lahat ang pagod natin. Ngayon, kung siya mismo willing, gusto kong bumait pero di ko magawa. O halika, magtulungan tayo. Pero yung ayoko bumait, ayoko, ayoko. Wala tayong magagawa doon. Kasi sa spirito pa lang, nagpapatalo na siya. Paano gagawin mo sa katawan? Kahit anong gawin mo doon, matatalo pa rin. The battle is fought in the spiritual level. Kung lubos nating uunawain yon, dadali ang pagtatagumpay. Kasi doon sa level na yon matagumpay ang Diyos. Sa physical level, hanggang ngayon, nagtatagumpay pa si Satan kasi hindi pa siya nakagapos. Kaya pag lagi kang physical at lagi mong kinakatang let's get physical, marami kang talo. Sana mag-physical ka lang sa exercise. Okay yan. No? Pero kung puro physical, lahat ng tawag ng laman, lahat ng gusto ng desires, susundin mo, ano mangyayari sa'yo? Sunod-sunuran ka. Kaya yung mga sunod-sunod sa katawan nila, yung sunod-sunuran, para mga hibang, I'll walk a mile for a camel. Can you imagine? Maglalakad isang milya para laki makapanigarilyo. Natutuwa pa't ipinagmamalaki. Alipin ka nun. Hindi ka makatulog ng ganun. Hindi ka mabuhay na walang patis. Yan sabi ni Paul, I will beat my body and make it my slave. So maganda po yung fasting. Bakit? Pinapatunayan nyo sa sarili nyo that you can get by with very little. Kasi kumisan, nagigita yung slave ng ating desires. Akala natin hindi tayo mabubuhay ng walang comfort. That's why kumisan, nagka-camping, nagre-retreat. Para mahirap-hirapan lang yung katawan, makakain ka ng hindi mo laging gusto. Para you declare freedom and independence from your habits. Eh, pero kung magka-camp, dalawa rin ang lahat. Bakit pa? Practice nga yun eh. Para sabihin yung, ay, kaya kong mabuhay ng ang unan ko, eh, ano, bag ng semento. Pwede naman ako na ilang araw na ganito lang kinakain. Then, hindi tayo nagiging slave ng ating mga desires. Napapatunayan natin every now and then, periodically, ang Diyos pa rin at ako ang amo ng katawan ko, hindi siya ang amo. Kasi yung mga tao na ang amo nila ay ang katawan, hindi sila malaya. Sila ay alipin. Kaya tayo nagiging alipin ng mga bisyo, ng mga habits. So, God is invisible, buti na lang. Ibig sabihin, He is great. He is greater than we are. He is greater than our problems. Huwag natin ipagpilit ang makita siya in a visible way. The invisible is much bigger, much greater, and much more glorious. Tandaan natin, ang kayang makita, eh yun lang, mas maliit.
So kung kitang-kita mo, maliit yan. Do not insist on seeing God. Do not insist and do not be discouraged and confused by God's invisibility. Because we can love without seeing. Pwede yun. Do not be like the pagans who adore visible gods. Mga kapatid, makinig kayo. Kung kayo ay tumalikod na sa mga Diyos-Diyosan, tapos pag nakakarinig kayo ng tugtog na mimiss nyo at gusto nyo sumunod, mag-ingat. Huwag nang mamiss pa. Kung alam mo, namimiss ko yan. No? Namimiss ko yung ganito, mga usok-usok, mga tunog-tunog, mga ganyan-ganyan. Huwag nyo na imiss. Malaya na nga kayo, mamimiss-miss pa kayo. Wala pa ako nakita na nakulog sa city jail pagkatapos namiss niya, bumalik usa. Eh yung susunod-sunod ka sa mga ganito, actually, imprisonment yan. Pag malaya na tayo, sige na, let's fight the habit. Kumisan, parang hinihila-hila ka dahil force of habit. Declare yourself independent. Mahal tayo ng Diyos. Gusto niya tayo malaya. At tandaan, kung hindi natin ginagawang Diyos-Diyosan, yung mga Diyos-Diyosan, huwag din natin gawing Diyos-Diyosan ang ating katawan. Hindi naman ibig sabihin, papabayaan nyo na yung katawan nyo. Mahalin dahil temple of the Holy Spirit. Pero huwag laging sundin kasi ipapahamak tayo niyan. Dapat controlled natin yung katawan na yan. Sabi ni Paul, I beat my body to make it my slave. So let us love God, what? In a spiritual way. First, by being like Him in character. And second, by being like Him in our deeds, in our activities, then we will know Him. And we will develop this love affair with our Lord. Dear God, salamat, nagpapakilala po kayo sa amin. Salamat at patuloy niyong pinalalalim ang pag-unawa namin ng mga dapat at katanggap-tanggap na paraan kung paano kayo kinikilala at dapat sinasamba. Sa mga pinalaya nyo na Lord doon sa slave ng mga idolatry, turuan nyo kami Lord na hindi lang maging malaya sa sarili kundi maging blessing din kami sa iba. Na hindi kami maka-offend needlessly, but we should stand for the truth. Na kayo na invisible God, kayo ang may kagustuhan maging invisible, huwag naming pilitin na magkaroon ng visible representation. Sapagkat kung gusto nyo namang meron nun, kayo na sanang nag-utos at nagbigay ng mga models nun. So teach us Lord. And teach us to be sensitive to the needs of those people who are in this kind of activity. Lord, sa sandaling ito, humihingi kami ng mga personal application ng message na ito. Turuan nyo kami, Lord, because we like to love you and you like us to love you, but you're invisible. So teach us to love you, not in a physical way, but in a way that's spiritual. Mga kapatid, sa ilang saglit, magbulay-bulay tayo. At appreciate natin that God is spirit, therefore is greater than us.